Pagdating sa halimuyak na ipinapadama at kagandang ipinapakita, wala na sigurong tatalo pa sa mga bulaklak. Sila ang kadalasang simbolo ng pag-alay, alang-alang sa pag-ibig, at nagsisilbi ding inspirasyon para tayo makakamit ng kaginhawaan sa buhay. Kaya naman, marami sa atin ang gustong napapaligiran ng ganito, and nothing blossomed more fully than the flowers in Pangasinan. At ang main attraction dito ay isa sa mga pinakamalaking bulaklak sa buong mundo, ang sunflower, kung saan nakaayos sila para sila'y inyong malapitan at ma-appreciate na mabuti. This is the Sunflower Maze in Tayong Pangasinan. So itong sunflower maze, bago ito naging isang konsepto, nagsimula ito sa isang maliit na hardin lamang kung saan ang mga naka-showcase ay mga ordinaryong annual flowers lamang. Wala pang malakihang taniman ng sunflower. Mayroong sunflower na nakatanim pero hindi sa isang malawak na area. And then sa mga sumunod na taon, unti-unti lumalaki ang area na natatamnan ng mga bulaklak. Hanggang sa kami ay mapansin ng Department of Tourism at inanyayahan kami, aniyakag kami na maging isang accredited ng DOT bilang isang farm tourism site. So, from that, nag-accredit kami sa DOT at yun nga, nagsimula na kaming magkaroon ng kinatawag natin yung edible landscape. So, sa nakalipas na 2 taon ay nag-showcase tayo nitong edible landscape. Hanggang sa itong taon na ito, naging concept yung sunflower maze. Kung bakit sunflower maze? Sabi ko nga sa mga nagtatanong, who hates sunflower? I mean, everybody loves sunflower. I mean, for tourism purpose, sunflower is the best choice for, our best choice for sunflower maze. And there's even more about this sunflower attraction everybody would enjoy. Dito sa showcase natin ng sunflower, meron tayong 2 attraction, ano? Meron tayong tinatawag na sunflower maze kung saan binubuo ito ng halos 8,000 puno ng sunflowers. And meron naman tayong tinatawag na sunflower labyrinth na kulang-kulang 3,000 naman na puno ng sunflowers ang nakatanim. At dun sa naunang sunflower maze na ishinocase natin last February, meron tayo dun na tinatawag natin mga secret gardens. So meron tayong palette garden, meron yung garden set, and meron tayong yung comfort zone garden. So ito yung mga mini garden na makikita mismo sa loob ng sunflower at sa loob nito din ay magkakaroon ng attraction ang mga bisita. Doon sila nagkakumukuha ng mga pictures, mga selfies. In fact, isa ito sa mga naging highlight noong nakaraang buwan kung saan nagkaroon tayo ng maze runner. Yun nga lang, just like the seasons, the sunflower maze has limits to its time with visitors. Kaya kung may panahon pa kayo this summer, better come here na in Tayog, Pangasinan. So it will last maybe until the first week of May or second week of May. So mga gustong humawol po dito sa ating atraksyon, pwede po kayong pumunta hanggang sa buwan po ng Mayo. Did you know na dito rin sa Pangasinan makikita ang historical na simbahan na St. James Church na nasa Bulinaw? A site worth visiting despite of a long trip. Dahil medyo malayo-layo ang biyahe papunta sa Bulinaw. Pero kahit na ganito, alam nyo ba na ang Bulinaw ay isa na sa mga sumisikat na tourist destination sa bansa? And the church is just one of the glorious things you'll get to see in this colorful municipality of Pangasinan. Dito makakatagpo ka ng restaurant kung saan pwede kumain sa gitna ng ilog. At marami pang ibang uri ng destinasyon. Ang municipality of Bulinaw po ay is one of the oldest town of Pangasinan. According to history, it was founded in 1575 by Pedro Lumbi, an Spanish colonizer. Meron din tayong Bulinaw Falls. Yun po ay kung saan nanggagaling yung freshwater ng Balingasay River, where the Sungayan Grills is located. Ang Balingasay River po ay isa sa pinakamalinis na river sa buong Pilipinas. Actually, noong 2002, isa kami doon sa finalist ng Gawad Pangulo sa Kapaligiran River Category.
The Bulinaw Lighthouse Station, this was constructed in the early Spanish, early American regime. It is the second tallest lighthouse in the Philippines. Yung mga caves, mayroon kaming, actually hindi lang yung caves na yan, marami pang ibang caves dito, kaya lang yun yung medyo na-develop na ng mga private sector. And of course, hindi rin magpapauli ang Bulinaw sa mga hinahanap ng mga turista, ang beach. Pater Beach is a white sand beach noted for swimming, sunbathing, and there are also rock formation in the nearby seashore of Pater. Mula Dalampasigan hanggang Simbahan, do some unique traveling this summer in this almost untouched paradise of Bulinaw, Pangasinan. On behalf of our Mayor Honorable Arnold De Celeste, lahat po ng mga turista, bisita ay welcome po sa Bulinaw at maraming salamat po.